What's going on mga ka-printers? This is Kuya Mo Junel. At ito naman si Kuya Mo Jazz, nagbabalik. Nagbabalik ang inyong mga nagwagawa po ang kuya at kasama natin si Kuya Mo Jazz. Yes. Ang isa sa mga magagaling po dito na demo artist kay Uniprint, no mga ka-printers, no? Siya ay taga DCMM. Ayan Kuya Jazz, baka may gusto kang sabihin sa kanila, no? Well, siguro very exciting naman po ito magiging topic natin ngayong gabi at ako rin ay, excited na rin para makatulong po sa mga ka-printers din po natin. Ayan, so sa may cameo dyan, no? Ang ating topic ngayong gabing ito mga ka-printers ay cameo cutter platter po. So nandyan po yung ating silhouette cameo 4 na yung 12 inches. Andyan din yung ating silhouette cameo plus na 15 inches. At meron din tayong silhouette cameo Pro na 24 inches. Yan yung bagong dating Kuya Jazz, no? Okay. So ang dami nagre-request, bakit sir wala pong 24 inches si cameo? Yan na po, pinagbigyan na kayo, no? Dumating na po sa Pinas yung 24 inches po na cutter platter ng cameo cutter platter po, no? Ito yung ating cameo Pro. No, so mga ka-printers, pag-uusapan naman natin yung basic troubleshooting sa ating mga cameo. Yes, no? Importante po yun. So, lahat po nang gusto nyo itanong sa ating technical pagdating sa cameo po, tanong nyo na po ngayong gabi. Sa may-ari po ng cameo cutter platter, tanong nyo na po yan ngayong gabi kasi isang oras natin yung pag-uusapan. Tama. Excited ka na ba Kuya Jazz? Sobrang excited. So, dito maraming tayong madidiscuss ngayong gabi maliban sa mga troubleshooting. Welcome din po dito yung mga gusto pong mag-umpisa o gustong duda pa o hindi pa makapag-decide kung anong cutter platter yung gusto nila. At yung gusto nilang malaman regarding po kay cameo po. Yon. So mga ka-printers, kung bago ka lang dito sa aming live stream po, no, wag po kayong mahiya. Ipindutin nyo na po yung ating follow button po para maging updated kayo sa lahat ng aming mga videos and also this live stream, no? So mga ka-printers, no, wag nyo rin kalimutan po na supportahan kami sa YouTube channel at makikita nyo po dyan yung mga videos natin na nakaka-inspire talaga, no? So nandiyan na yung video po ng successful story po ni Sir Joel Garyando. Andiyan na rin yung palabas na rin yung successful story ni Sir Jason Balsamo na si Sir si Ma'am Ginny. Ayan, Pio Quinto. So lalabas po yung mga successful story nila mga ka-printers. Talagang nakaka-inspire kasi pag magmula sa mayroong edad na at sa bata pa ay talaga makikita natin kung ano po ba ang ginawa nila, no, sa kanilang negosyo and also yung RBME. Ayan, so RBME, mga palabas na po yan sa ating YouTube channel po. So ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na at huwag kalimutan po pindutin at nabigyan ang ating follow button, ay ang ating notification bell. Yes. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga viewers ngayong gabi, kay Ma'am Aubrey, kay Renaline, Sir Roberto, kay Derek, kay Sir Jake, at kay Sir Bon, o kay sa iba pa nating mga branches dyan, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sa ating 60,000 viewers, no? So ngayon mga ka-printers, pag-usapan muna natin, Kuya Jazz, yung specification ng ating cutter platter. Okay. No, bago natin sagutin ang kanilang mga komento, no? Or yung kanilang mga tanong. Alright, so Kuya Jazz, ano ba yung specification ng ating cameo muna, yung 12 inches? So 12 inches po sa yun po yung nabibilang si Cameo 4. Okay? Si Cameo 4, 12 inches po yung cutting area po niya. So yung tinutukoy po natin ng cutting area niya, which is yung width po, pero sa haba pwede naman po. Okay? So si Cameo Plus, okay, Cameo Plus, which is yung 15 inches. Ang pinagkaiba na lang po nila is yung lapad. Yung tinutukoy po natin mga cameo na to is lapad lang po yung pinakakaibahan nila. Okay. And then si Cameo Pro, yun na yung 24 inches natin, yung which is yung bagong labas o bagong release po natin. So regarding po sa mga specifications or mas features pa niya, ayan, didiscuss sa atin ni Sir Junel. medyo mahihain yung ating hanggang sukat lang muna po tayo. So mga ka-printers, ang Cameo kasi, actually Cameo 4 po lahat ito. Yung ganitong klaseng design, ito is Cameo Plus ito. So 15 inches po ito. So itong cameo natin mga ka-printers ay available siya in 12 inches, 15 inches and 24 inches, Kuya Jazz. Yes. Okay? So yung features niya at saka yung mismong appearance niya ay pare-pareho lang talaga. Tama. Ganito po yung cameo, Cameo 4. So maraming nagsasabi, sir, meron kayong Cameo 4, Cameo 4 Plus, Cameo 4 Pro. So yung iba sasabihin,
na sir, ang cameo po natin ay ano po, pro lang at plus. No, pare-parehas po yung cameo 4. Parehas po yung cameo 4. Pero meron po silang iba't ibang sukat lang. So ngayon, pag-uusapan natin, ano naman po yung advantage kapag ka lumaki yung iyong cameo, yung cutter platter. So unahin muna natin dun sa ating cameo 4 na 12 inches. Si cameo 4 na 12 inches, parang katulad lang rin yan ng mga dating lumabas na cameo. No? Yung mga 12 inches natin cameo 3 and cameo 2. So eto, ang difference lang naman po ng ating cameo 4, Kuya Jazz, yung kanyang blade, no? So meron na siyang adapter na nakasama dyan. So eto ay may kakayahan na po makapag-cut po ng mga vinyl, car sticker, at yung tinatawag na contour cut sa mga dark transfer and printable vinyl. So meron din tayo next blade, which is yung 2, para sa ating crop blade, sa ating premium blade ni Cameo na nakakapag-cut po ng mga malalaki po o makakapal na materials like cardstock. So yun po yung ginagamit natin. And then meron kasama po yung Cameo 4 po natin na 12 inches na cutting mat na 12 inches. Oo. So saan naman ginagamit yung cutting mat? Yung cutting mat po ay ginagamit po yan para sa mga materials na walang backfill. So yun yung tinatawag na backing, no? So para pag ikaw ay nagfill, hindi, or kung ikaw ay nagcut, hindi nauhulog yung mga kinat mo. Okay, so isa pa ang maganda dito sa Cameo natin, sa lahat po ng Cameo po na lumabas, ito yung gustong-gusto ko, Kuya Jazz. Bakit? Unang-una, napakabilis niya mag-cut ngayon. Okay. Pangalawa, mas naging maganda yung kanyang roller. Unlike sa dati. So, yung alam naman natin, yung roller nito ay kakaiba na katulad nung yung mga unang lumabas sa Cameo, no? So, mas maganda na yung roller niya. At ito pa, Kuya Jazz. Yung blade natin sa likod or yung cutter natin sa likod ay naka-install na sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, lalagay mo lang dyan yung materials, ilalabas mo lang dito, tapos iuusog mo lang to, yung ating bababa mo lang to, yan, pang ipit, saka mo i-slide yung ating cutter. Noon, sa mga previous version natin, o yung mga lumang version, nakahiwalay yung cutter. So, manual mo siyang igaganon. So, minsan hindi pumapantay. Okay? So, yun yung isa sa maganda sa kanya. At ito pa, nagustuhan ko to, Kuya Jazz, kasi meron na siyang built-in Bluetooth, no? So kung ayaw mo medyo messy yung inyong area, kung halimbawa ayaw mo masyado ma-wire, bili ka ng Cameo 4 po kasi may Bluetooth 'yan. Okay? So meron siyang dalawang klaseng connection. So meron siyang na direct USB. Meron siyang USB port, meron siyang Bluetooth, no? So 'yun yung maganda sa kanya ngayon. And syempre, Kuya Jazz, Bluetooth na to, hindi ka nabibili pa ng dangle. Noon, kasi mga Cameo 2, Cameo 3, bibili ka pa ng Bluetooth dangle para magamit mo yung Bluetooth function niya. Okay? So, pagdating naman sa ano natin, Kuya Jazz, sa bilis ng pagkakat natin, mas mabilis na siya ng D-Hama kaysa sa dati. So, yung mga Cameo 3, Cameo 2, mapapansin natin ay pag pinagkumpara natin bilis ng cutting, mas doble yung bilis ng ating cutter platter. And makikita mo pa lang doon sa output natin nung ating or yung appearance nung ating Cameo ay talagang napakaganda. Kasi ano na siya, touchscreen panel na talaga siya. So wala na siya yung dati sa Cameo 3 na meron pa siyang LCD panel na no. So touch pa rin naman siya. Yun medyo madiin pa yun eh. Oo, medyo madiin. Ito soft touch na to. Soft na po dito. Okay, so medyo elegant siya tingnan and yun nga. Pagdating sa software naman po natin, napakadaling gamitin po ng Cameo. Okay? So, yun yung features ng ating Cameo 4 na 12 inches. Ngayon naman, yung 15 inches natin, ito lang maganda dito. Siyempre, pag naglumaki yung cutter platter, may nadadagdag dyan. Hindi lang sa haba ng kinakat mo, Kuya Jess. May lapad. May nadadagdag po dyan na iba pang features. Like for example, sa roller niya. Sa roller niya, Kuya Jazz, kung ito ay humaba lang, syempre dapat yung pwede niyang paglagyan ay katulad lang rin yung Cameo 4. No, na dalawa lang. Pero ito, ang dami na niyang pwede paglagyan. So, meron tayong minimum na 8, 11, 12, tapos yung 13 and yung 15 inches. No, so, marami siyang pwede paglagyan. May mga gitla na siya. Okay? So, pagdating naman sa bilis ng cutting, di hamak na mas mabilis din to.
kaysa sa Cameo for na 12 inches. Oh, nasubukan na natin 'yan. Pagdating naman sa ano natin, sa roller naman natin, yung mismong lagayan niya ng materials, eh mas malaki rin yung kaya niyang ilagay. Okay? So hindi lang 'yan. Wait, there's more. Ayun. So ito, mga ka-printers, pwede mo siyang isagad ng 15 inches, 'yan. Pwede mo rin siyang i-minimum po ng pwedeng yung 12 inches, 'yan. So yun yung roller po, yung na-upgrade sa roller niya. So pwede siya maglagay or mag-handle ng mga materials from 12 inches to 15 inches. 15 inches. Oo. So yun yung maganda. Kasi sa Cameo Silhouette Cameo Silhouette 4 na 12 inches, hanggang 12 inches lang yung roller niya. So hindi na siya na-adjust. Ito na-adjust. Yun yung maganda sa kanya. Okay? So pare-parehas lang naman, warranty niya is 1 year warranty pa rin, no? So regardless kung anong ano yan, kung anong model yan, kung Plus ba yan, Pro ba yan, and ano, yung Cameo 12 lang, no? So pare-parehas lang yung 1 year warranty. Okay? So yung Pro naman natin na dumating, actually wala pa kaming demo unit noon. So meron tayong demo unit nito, yung Cameo 4, Cameo Plus. Wala pa tayong Cameo 24 inches. Pero may stock tayo diyan, wala pa tayong demo unit. Mga ka-printers, ang maganda doon, alam nyo po ba? Yung roller niya para siyang voltage pen. Di-assemble, naka-separate po. No? So pag tinanggal niya, i-set up niyo po dito yung roller po. Yung pinaka ano niya. Pinaka roller holder niya, yung paper holder niya yung naka-roll. No, so pakita natin Kuya Ken yung visual natin. So ito po yung 24 inches. Ayun. So yan yung ating 12 inches, yung ating 15 inches, ayan yung ating 24 inches. Ayun. So ang nabago niyan yung roller natin Kuya Jazz. Yung ganito. Yes. Iba na siya. Iba na po yung ginamit natin dito. Mas madali. Mas madali, mas maganda po yung kanyang pag-hold ng papel at mas pinabilis din niya mag-cut. Tandaan nyo, bawat upgrade ng Cameo, bumibilis yung cutting nila. Kasi nga, pag hindi po nila ginawa yon, kasi yung area niyan is 24 inches, eh kailangan po mabilis dapat yung inyong pagka-cut, no? So, bawat upgrade po ng Cameo natin ay bumibilis din po yung kanyang cutting. Okay? So, yan po yung ating Cameo. Yung ating software naman po mga ka-printer, sobrang ang advantage na sa lahat ng software is open software yan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng dongle. Hindi mo kailangan ng license na ano, na may code pa or serial, hindi mo na kailangan. Once na meron ka Cameo po, pwede nyo na po i-download yung Cameo, yung Silhouette Studio online. Oo, yan. So, yes. Yun yung pwede nyo gamitin. At isa pa po mga ka-printers, hindi lang yan ha. Pwede nyo pa pong gamitin yung software natin, Windows man or yung tinatawag na Microsoft, Microsoft Windows OS or Mac OS. Ayan, so pwede nyo pong gamitin yan. Yan yung advantage po ng ating software. Sobrang ganda nito. Kasi mga ka-printers, alam nyo, pag bumili kayo dito kay Uniprint, meron lang kayong cutter platter, meron lang kayong heat press, pwede na kayo mag t-shirt printing at car sticker decals. Okay? Kahit wala pang printer ko, Jess, ha? Actually, pwede na silang gumawa nun. Kasi, pag may cutter platter ka na, makagawa ka ng t-shirt na parang rubberized yung mga one color. Pwede rin two colors, pwede rin three colors, no? Heat press lang ng gamit mo. Pwede ka rin dito mag-sticker po, yung mga nakikita nyo po na sa mga motorsiklo, sa mga sasakyan po, like yung mga UV Express, taxi. Di ba? Ang mamahal ng kanilang paggawa ng mga housemaid driving, di ba? Oo, so nasa mga ano na yan, 800, 300, 500, pero alam nyo, ang materials lang po na ginamit natin dyan, 70 pesos lang. Yun. Diba? So, ganun katibid po yung ating, ano, no, yung ating mga materials pagdating sa negosyong printing. At isa pa, isa sa magandang cutter po, si Cameo. Oo. So, marami kayong pwede pagpilian. Meron tayong 12, meron tayong 15, and 20. 24 inches. So, mamili kayo kung ano po yung gusto nyo targetin sa market. And syempre, yung price natin for Cameo 4 na 12 inches ay 15,500. Ang ating namang Cameo Plus, Koyas, magkano? Nasa 23,000 pesos yan. Yes, 23. And yung ating Cameo 4 na 32. Pro? 32. Nasa 32,000 pesos. So, do you imagine mga ka-printers, no? Napakaganda rin ng price na binigay nito ni Cameo. Kasi dikit lang talaga siya sa, ano, mas mahal lang siya ng konti kay Kuyi.
Si Kuya kasi is 24 inches, yung MC630, 24,000. Oo, so magdadag, kung gusto mo cameo, mag-add ka na lang po ng, dadagdag. 8,000 na lang, no? So meron ka ng cameo pro. Oo, so yun yun. Okay? So, ano bang hinihintay nyo mga ka-printers? Bili na kayo ng cameo at samahan nyo na rin ng heat press para sulit talaga. So ngayon, Kuya Jess, punta na tayo din sa ating mga katanungan. Ayan. So, shoutout kay Sir Janugs Gonzales. Sabi niya, good eve mga idol. Meron po bang possible o posible na malinis yung loob ni cameo? Sir, via DIY lang para ba ma-maintain ko yung speed ng gear at yung smoothness ng slide ni cameo ating cutter platter, no? So I think ang tinutukoy ni sir ito eh. Yun, yung loob. Oo, yung loob. Yung no? Mga loob nito. Yung mga loob nito. Actually sir, naka-design talaga yan na meron siyang takip. Yun lang talaga yon. Para maiwasan yung malikabo. And syempre, lahat ng makina po talaga, advisable po talaga yan. Once na printing, kailangan lang ka properly ventilated or naka-aircon talaga. Para maiwasan po yung mga grease, dumi, na kumakapit po doon sa makina ninyo. Now, paano naman po sa pag-maintain? Sa pag-maintain, alam nyo po, mapunasan nyo lang yan, hindi nakakapit or hindi napapasok doon sa loob. Ngayon, kung talagang medyo, ano kayo, Sir Janugs, medyo parang pihikan or sa sinasabing, anong tawag doon, yung isa pang term ng pihikan? Metikuloso. Metikuloso, no? So, pwede nyo i-plastic yan or lagay kayo ng cover para po hindi madumihan yung ano. Ganun lang naman yon. Pero, I mean, kung DIY, wala talaga. Kasi once na gumamit kayo ng mga bagay po na nakakasira ng makina ng cameo, automatic yung voided talaga yan. Voided yung warranty. So, kung wala ng warranty, so masasuggest ko sa inyo, try nyo. Try natin. Oo. Pero sa akin, ang proper maintenance lang naman na ito, Kuya Jazz, check yung blade. Kasi number one dyan, pag ikaw ay may cutter platter, dapat maayos yung inyong pagkakat. Maayos yung iyong blade or sa madaling salita, good yung iyong blade. Kasi pag hindi, wala. Okay, so pangit pa rin. Kahit anong ganda po, kahit anong kalinis yung inyong cutter platter, kung hindi naman po matalim yung iyong blade, ay wala rin silbi po yung iyong cutter platter. Diba? So, number one maintain natin dyan is yung ating blade. No, so medyo may kamahalan lang yung blade ni cameo pero napakatagal na natin ito magagamit. Okay? So sa paglilinis lang naman napakadali kasi yung loob niyan open naman. Ito lang naman actually yung mga malilinis mo diyan eh. Ito. Mm-mm. So yan, yan. Okay, just. Ito lang naman part na to ng ang lilinisin mo diyan eh. Pupunas-punasan mo. Pag nakapatay siya, pwede niyo galawin po yung ano, yung head niya. So pwede niyo naman po galawin 'yon. So meron silang ano, pamuo kaya maliit na brush o yung paint brush. Para sa mga likabok lang naman. Yun. Pwede yung mga ganun. Pwede yun. Good yun, Kuya Jazz. Ang nangyayari po kasi, napapansin talaga namin, especially sa mga technical natin, pag dinala dito yung machine, sobrang dumi. Siguro, ginagamit lang siya, pero hindi masyado siya nalilinisan. So, yun po. Pwede natin siyang i-brush. Halimbawa, yung mga smooth na yung brush na natin, o kaya pang paint brush, para matanggal lang po yung alikabok, para hindi lang siya pupondo po dyan. Oo. Isa pa, Kuya Jazz, no, yung nagkakaroon ng failure sa pag-adjust ng blade. Madalas, dito po yan. Nakikita nyo po yung binabaunan dito ni cameo. Minsan napupuno po ng alikabok yan. Or yung mismong grease na tinatawag. Ay, grease. Yung tinatawag na ano, parang yung sobra-sobra sa nakinakat na nahuhulog doon. So, nagiging ano yun, dahilan yun kung bakit hindi rin nagiging maganda yung pag-adjust sa blade. Yung excess ba yun? O, yung excess na mga nakakat. Diba, napupunta dito. Yung mga parang pulbos na ano. Diba yung sa mga papel like yung sticker paper, 'di ba? So pupunta dito yon sa ating ano yung mga bilog yan, may bilog yan tapos may parayaba. So yun yung adjustan ni cameo. So lagi niyo i-check yon. So madali lang naman tanggalin yon, gamit lang kayo ng manipis na pangsungkit, no? Pwede niyo na matanggal yon, no? So yun lang naman lagi yung titignan at yung pinaka-importante sa lahat yung blade. Oo. Now, kapag nagkaroon ng problema talaga yung makina natin na hindi na nagpa-function ng maayos and talagang maingay na talaga siya mag-cut, possible na yan mga ka-printers, nadadalin nyo talaga siya sa ano sa service center para talagang ma-check kung ano talaga yung naging problema niya. Pero kung ako tatanungin mga ka-printers, natural lang po sa cutter na meron talagang sobra kahit na napakaliit lang. Kasi marami nagtatanong na
Pag bumili ba ako kami, yung accurate ba yung cutting yan? Actually, mga ka-printers, lahat po ng cutter platter po ngayon na nahawakan ko, mapakameyo man niya, mapamahal man niya na cutter platter, ay yan po ay hindi talaga 100%. Makukuha yung 0-0. Kahit anong gawin niyo po, wala pong makakakuha ng 0-0 po. Dahil man-made pa rin po ang makina. Diba? Kung meron mang gumawa ng robot, nagkakaroon pa rin ng problema yan. Oo. So, nasa sa atin lang yan kung paano yung discarte na gagawin natin. Oo. And marami nagtanong yan, Kuya Jazz. Bakit kaya, sir, pagdating sa dulo ni Cameo, meron konting white na nakikita ako. Hindi naman ganong halata, pero medyo may puti pa naman na medyo manipis naman na piece lang. No? So, yung iba naman, sir, bakit ganon? Yung kuyik cutter platter natin, ganun din. Pag nag-cut po ako ng bilog, bandang dulo, may puti na konti. Bakit po ganun? Sir, kaya ba yung mag-0-0? Kami po, sobrang tagal na po namin, honestly, kay Uniprint, at tagal po namin na nag-operate ng mga makina. Eh, wala pa talaga kami nakikita po na makina po na kung saan nakakakuha ng 0-0 cutting. Okay? So, kung meron man nagpapatunay sa kanila, pasample nyo po sa kanila yung cutting na yun. Pero sa amin po, ako na po nagsasabi sa inyo na Cameo man, brother man, no? Talagang mahirap talaga mag 0-0 talaga. Yung as in, walang susobra, walang lalagpas ng kahit man lang kaduldok o konti. Okay, kasi pag sinabing 0-0 Kuya Jazz, accurate yun. Kung ano yung nakasend sa inyo na sa software mo, yun din yung ikakat niya. Ibig sabihin, wala talagang matitira dun sa ano. Talagang yung pinag... Kung ang layout mo bilog, yun talaga yung susundan ng cutting mo. 100%. 100%. Oo, yung accuracy. Walang ganun talaga. Even kahit yung ibang mga makina, walang accuracy na 100% na accurate. Wala, meron pa rin yan. 90, 98%, 99. Germs nga, di ba? Di mamatay yung 1% eh. Sa cutter platter pa kaya. Okay. Anyway, shoutout kay Rowella Palistico from Cavite at kay Angelique Gutierrez. Ayan. So, Sir Janungs, masasuggest ko sa inyo, linisin lang talaga madalas yung iyong cutter platter. Ito kasi lagi naman niya nagagamit yung kanyang Cameo. Pero the best, laging mag-test cut, i-check yung blade. Yan lang yung pinaka-key sa magandang cutting. Oo. Given na kasi yung speed, given na yung force kasi nasiset natin yan. Pero ang blade, dapat lagi natin mamonitor. Okay? Kay Ellie Barrera Jr. from Laguna, sabi niya, mga kuis, prob ko sa Silhouette Studio ay distorted ang curb lines. Ayan, kay Jazz. I think marami ka na na-encounter na ito, yung curb lines. Mm-hmm. Sabi niya, sa print, lalo na kung circle image. Sa print preview po, or print preview pa lang, nakikita na ang distortion sa physical print niya. Distorted na rin. Mukhang ang probe ay incompatibility ng Mac at nung studio. Ano kaya pwedeng solution? Kung nakikita nyo, sir, na incompatibility, Kuya Jazz, no? I think that's the time na ang gagawin natin, i-uninstall natin yung software. Anyway, kahit ilang beses kayo mag-download naman yan at mag-install, okay lang yan. Free naman yan eh. So, ang gawin nyo lang, sir, kung hindi compatible, hanap kayo po ng version na pang Mac na walang issue ng ano, ng issue ng ganyang distorted. I think mas maganda dumiretsa ka dun sa legacy version. Huwag ka dun sa beta. Huwag ka rin doon sa latest. Ako, ganun yung discarte ko eh. Pagka nagkakaroon ng problema, di ba yung last time na naturo ko sa inyo, doon ako sa legacy version na kumukuha. Yung mga lumang version. Oo, possible kasi sa sobrang daming na-update doon sa ating Silhouette, kasi naranasan natin yung ganito yan nangyari. Silhouette Cameo 3 pa lang, at nung nag-upgrade ng software na 4.2 version, ang dami po na pumunta dito na Silhouette Cameo user sa amin, bumalik. Sir, paling po yung cut. Sir, hindi po tumutugma sa contour. Sir, yung cutting niya po, hindi po ganun kaganda po. Hindi po tuloy-tuloy yung cutting. So, ang ginawa po namin mga ka-printers ay tinechnical namin, ang naging problema po is yung software talaga. Yung version. So, marami ako na technical niyan. At kahit yung lockdown, dami ko na technical niyan. So, ang sinuggest ko sa kanila, download din nila yung software na legacy version muna. Then,
Kapag ayaw pa rin, maghanap po kayo ng mga tawag dito, software na ng andiyan dyan naman yan yung list eh. Pag kaya sinerch nyo dyan eh. Hanap lang kayo ng isang version po na kung saan na hindi mauulit yung inyong in-install ulit. So, yun lang yun. So, ako, ganun talaga ginawa ko hanggang sa makuha ko yung isang software na kung saan na wala naging problema. Okay? So, maraming salamat Sir Eli Barrera Jr. ng Laguna. Yan. Gajas, pa-shoutout naman ako sa Pampanga. Okay, shoutout daw kay Sir John Carlo Mango at kay Sir Mangaluban May. Yan, shoutout sa inyo mga ka-printers. Happy viewing kay Ma'am Aubrey Bari Bahala. Yan. Kay Renaline Regaspi Belmonte. Kay JR Makawile. Kay Sir Robert Plageria. Bossing yung Kuyi Mini. Baka pwede nyo rin i-introduce. Salamat po. Gajas. May ano tayo dyan? Mayroon tayong oras regarding naman po sa Kuimi naman po natin. Actually, dyan. Kasi Kuya Jazz, kaya hindi tayo nagkakaroon ng live streaming pa dyan sa Kuimi ni. Honestly, ha, mga ka-printers, ha. Eh, bibihira pa lang po yung stock namin yan. Kaya wala po kaming chance na ma-produce dito sa harapan ninyo. Pero, kung may mapagkakataon po, i-introduce namin yan sa inyo, si Kuya Mini. And, ito pa, honestly mga ka-printers, hindi lang rin tayo dito sa Hillstock, no? Mas pinag-aaralan po namin talaga yung Kuya Mini. Oo. Pero ang totoo niya mga ka-printers, madali rin gamitin yan. Ako, nakagamit na ako yan. Para lang rin sa yung mga malalaking Kuya Cutter Platter. Pero ang kahibahan niya, Kuya Jazz, meron siyang Bluetooth speaker. Yun lang. Di ba? Pwede kang mag-sound trip habang nagka-cut, di ba? And camera type na rin siya pagdating yes. Sa contour. At kaya niyang tapatan yung cutting ni Cameo din. Mm-mm. So, yun lang yun. Pero sa side pa ng ibang technical, pinag-aaralan namin ng gusto talaga mga ka-printers. Kung ano pa yung mga pwedeng nating i-improve or pwede namin gawin na technical solution dun sa mga problema na encounter din namin kay Kuya Mini. So, may na-encounter din kami dyan na technical. Pero sa ngayon, siguro mga ka-printers, magkakaroon din tayo dyan ng time, Sir Roberto Plageria, ng pag-introduce natin ng Kuya Mini. Pero, meron na tayo nyan dito kay Uniprint. Okay? So, kay Derek Benyalueva Porstis. Yeah, shoutout sa inyo kay Sir Jake Kaandoy. Sabi, yung Cameo po ba na nagpiprint din or nagka-cut lang talaga siya? At saan ipiprint yung binil? Ayan. Ito po ay ano kayo, Jazz, no? Cutter lang talaga. Single function lang po siya. Ang main purpose lang talaga niya is mag-cut lang po ng mga media po natin. So, yung regarding sa printing, sa mga printers na po natin yan, ipapaubaya. Uh-huh. Kumbaga, may sayo talaga silang role po. So, siguro si Sir Jake, bago pa siguro sa ganitong yes. Business po. So, sa basta mga cutter platters natin, more on cutting lang talaga siya. Yun okay. Lang po talaga yung function niya. Okay. So, sir, yung cutting, yung nakakat niya, yung mga binil na nakikita natin na dikulay na. Yung piniprint naman sa printer po, ang tawag doon is printable binil. No, pwede rin naman yun i-print sa mga printer at ikat dito kay Cameo. At yung mga printable stickers natin. Yun. So, yan. Yan, shoutout din sa iyo, Sir Bon Okay. Sabi niya, eto, magandang tanong to kay Sir Jasper Sanchez, no? Sir, di ko po maset yung blade, force, speed para sa vinyl cutting for t-shirt po. Okay? So, paano ba natin ito maanuhan? Blade, force, and speed. Hindi niya mapindot? Or siguro hindi niya makuha yung tamang cut nun ng vinyl natin. Hindi niya matimpla yung tamang blade, force, yung speed. So, tatlo po yun, no? Tama po. Siguro, magsasuggest lang po kay Sir, no? Kay Sir Jasper po, no? Okay. Kung vinyl po yung ikakat natin, siguro itinto ko syempre yung vinyl, heat transfer vinyl to, no? So, pwede tayong mag-start. Hindi ko sure kung ito ay Cameo 3 yung tinutukoy po niya. Pero pwede tayong mag-start po sir, sa blade, yung blade level 2 tayo. Yung which is makikita po yan dito sa ating blade mismo. Blade. Pahiram ako. Ayan. So, hindi po natin siya siniset manually. Meron po tayong software po, no? Especially doon sa mga first-timer o nag-umpisa pa lang. Doon po natin siya isiset sa mismong Silhouette Studio. Pwede po tayong mag-start sa pinakamababang blade level po. So, halimbawa, imagine po natin ito yung lapis. So, hindi po natin siya tatasahan ng sobrang haba.
iniiwasan po natin sa lapis na yon na madaling maputor o mabali. So yun po, mag-uumpisa lang tayo sa mababang blade level. So saan tayo magtitimpla kung hindi pa natin makuha yon? Doon na po tayo sa force o yung tinatawag po natin na diin. Ngayon po, magsaset tayo. For example lang po ito ah. Let's say may blade level 2 na ako. Nakafix na ako doon sa blade level 2. Yung force ko po, mag-adjust ako, magtitimpla ako sa pinakamababa muna. Ang iniiwasan po natin dito using cutter platters, kuyi or cameo cutter platters at iba pang mga cutter platters po natin na brand, yung mabutas yung isang materialis natin. Once kasi nabutas po yon, yung blade ninyo tatagos na sa pinaka-machine. So tama po yung question ni sir kasi gusto niya po timplahin talaga. So sir, ulitin ko po, doon na po ako, mag-fix muna ako doon o yung magiging initial ko is blade level 2. Ngayon sa force ko po, unti-unti po ako magdadagdag hanggang sa makuha ko po yung tamang lalim po ng aking pagkakat. Regarding naman po sa speed, ito ay nakadepende kung gaano kadetalye yung ikakat po ninyo o yung disenyo nyo mismo po. So ibig sabihin, kung ito, bibigyan lang po ako ng example lang sir. Halimbawa, sample lang po ito. Ito kasi yung nagagawa ko or i-experience ko sa tuwing ako nagde-demo. Pwede ako mag-stick muna ako sa blade level 2. Okay? Kasi alam niyo po yan, 1 up to 10 po tayo. 1, 2, 3 hanggang 10 po. So yung force hanggang 33 po yan siya. Okay? So magsisimula muna ako sa force ng 10. Pero kadalasan kasi pag vinyl po kasi niya, naglalaro ako sa 15. 15 to 18 ganyan. Hanggang sa makuha ko yung lalim po yan. Yung force ko po, pwede akong mag-adjust hanggang 3 lang po ako. Pero yung speed po natin, maximum po yan is 30. So pwede nyo po kayo mag-start dun hanggang sa makuha. So napaka-importante talaga yung pinaka-word po natin dito is test cut talaga. So hanggang sa makuha po ninyo. Okay? So yung speed po sir, pag sobrang detailed, sinasuggest ko po na kailangan po natin siya bagalan. Okay? Pag medyo malaki naman po ito, pwede natin siya bilisan. Pag sobrang naman kasing bagal, nasa sacrifice po dito yung number of production po natin. So instead na makarami po tayo, so medyo dahil sa mabagal po siya, so hindi po natin nagagawa yon. Pero gaya po na nabanggit natin, depende po kung gaano kadetalye yung ikakat po natin. I hope na makatulong po yung Sir Jasper Sanchez. Okay? So mga ka-printers, isang nakakatulong din sa ating settings po sa mga ganyang klase na materials. Eh meron din naman si Cameo po na mga preset na, Kuya Jazz. Yes. Ibig sabihin, kung ito, kung susundin natin yung materials ni Cameo sa selection ng materials. Yes. So pag kinilik nyo po yon, meron na siyang specific na settings na nandito. Yes. Ibig sabihin yung standard setting. Now, bakit ba tayo nag-a-adjust? Kasi nga, yung materials na ginagamit natin, hindi naman silhouette Cameo. Or galing sa Cameo na materials. Kaya tayo nag-a-adjust. So ngayon, kailangan natin na lagi tayo mag-test cut lagi. So always test cut pagdating sa ating mga materials. So ganito lang yan. Kapag nag-test cut ka, ang blade mo, for example, is number 3. Ang iyong force ay number 10. No? Tapos ang iyong speed ay sabihin natin ay magdidetalye ka. Kasi nga maliliit yung kinakat mo. So nag-speed 5 ka. So ulitin natin ha. Ang iyong blade ay blade number 3, ang iyong namang force is number 10, at iyong speed ay number 5. So yun yung settings mo. So ngayon nag-test ka, nag-undergo ka ng test. So ngayon ang nangyari, during test cut, pag baklas mo nang materials, nahirapan ka. Mm-hmm. Ibig sabihin, kulang pa yung force mo. Yes. Kulang pa yung force mo, so dadagdagan mo 'yan. Okay? So, halimbawa, nag-test ka na ng marami, dinagdagan mo yung force mo, hanggang sa ma-meet mo na yung 33, ibig sabihin yan, yan ay yung time para dagdagan mo yung blade level mo. Blade level mo. So, pwede mo siyang i-blade number 4. Yes. Angat. Baka tama nga, pud-pud na, di ba? Oo. So, ganun lang siya. Ngayon, ganito lang yan. Pag nag-test cut ka, kulang ang cutting mo, ibig sabihin, hindi mo mabaklas, dagdagan mo yung force mo. Mm. Okay? Or maaaring kung na-reach mo na yung force, dagdagan mo yung blade yes, level mo. Tama po yun. Now, kung ang test cut mo naman ay sumobra naman. Nahiwa. Nahiwa kasama yung pinaka-back peel, yes. No? So, bawasan nyo po yung force ninyo. Okay? So, ganito lang yan. Paano natin makukuha yan, Kuya Jazz? Magsimula muna kayo sa magaang na force. Huwag kayo sa mabigat. Okay? So, para maiwasan din yung magasgasan yung cutting strip ninyo ng sobra. Ayan. So, timpla-timpla lang doon sa ating mga blade force speed. Basta yung blade natin, wala na tayong gagalawin doon.
Doon na tayo maggagalaw sa ating software, hindi na dito mismo sa ating ano, autoblade na po 'yan. Yung force naman natin, nagdidepende po 'yan. Kailangan tama lang siya. Hindi sobra, hindi nakakat yung backing. Hindi rin tayo nahihirapan mag-tuklak. So, oh, dapat tama lang. And speed natin, walang kinalaman po 'yan doon sa ating pagkakat ng anong tawag dito, ng mabigat o magaang. Kasi ang speed natin is for ano lang po 'yan, detailed cutting. Kung gusto mo mabilis yung production mo, bilisan mo. Kung ayaw mo naman mabilis, kung gusto mo madetalye, bagalan nyo po. Yan lang po yung ating speed. Alright? So, maraming salamat Sir Jasper. Kay Sir Bon, okay naman. Wow! Yun, may lesson naman ngayong gabi about cameo. Buti nakahabol ako tonight. Good PM, Boss Joss! Ay, magandang gabi rin po. Oo. Okay. So, sa cameo natin mga ka-printers, alam nyo, ganito naman yan. Paano naman ang pagbili namin ng cameo, sir? Ano yung bibili namin? 12 inches ba? 15 inches ba? O 24 inches? Diba? So, yun yung tanong. Yung question natin. No? So, nalaman na nga natin yung mga settings. Nalaman na natin yung mga nagagawa niya. Ang tanong, ano naman po yung bibiling kong cutter platter? Kuya Jazz. Ayan. Mga tanong yan. Kaya nalaman tayo sa mahiwagang tanong. So, sige, ako na sasagot. Galing na lang yan mga ka-printers. Kung unahin natin is budget. Kasi napaka-importante yung pagbibili ka ng isang mga makina. No? Ngayon, napakahirap kasi mag-desisyon kung totoo wala kang yan budget. Diba? So kung ano lang po yung budget na meron kayo at alam naman natin na same lang na nagagawa ng cameo 4 na 12 inches, 15 and 24. So ngayon, ang pagbabasihan na lang natin dito eh yung target market mo. So for example, ako ay more on na sticker lang ako na A4 dahil may printer na akong separate ngayon. A4 lang ako at hindi ko naman kailangan talaga na malaki kasi wala akong enough space para sa paglalagyan. So perfect sa inyo is yung compact which is yung 12 inches, di ba? So kung kayo ay talagang ano lang, medyo more on craft lang kayo or yung gumagawa lang kayo ng card or yung mga binibuild na ano, yung tawag dito, yung mga cardstock, yan. No? So, kung bumubuo lang kayo ng mga ganun, perfect na sa inyo yung 12 inches po. No? Kasi ang price niya is 15,500. Now, sir, gusto ko, ang target ko naman, medyo malalaki naman, more on 15 inches, no? Tapos may budget naman ako ng 23, so pwede na ako mag-cameo plus. No? Kasi 15 inches yan eh. And compact pa rin. Kung kukumpara natin sa 24 inches na cameo pro, grabe, ang laki po nung cameo pro, nagulat din ako doon. Mm. Kala ko ganito lang rin kanipis, ganyan lang rin siya kanipis, hindi, ang lapad po niya. Okay? So kung cameo pro naman ang iyong tatargetin, ibig sabihin ang target mo na hindi lamang maliliit na mga cutting. Oo, ang ginagawa mo na ay yung mga piniprint sa tarpaulin at ipapakat mo sa kanya. So ganun na siya, kay 24 inches. Now, pag pinag-usapan yung budget, kung meron naman kayong extra budget o pangdagdag, syempre iba pa rin yung pag-upgrade ka ng makina. Tandaan niyo, sa bawat pag-upgrade nyo ng makina, may ibang nadadagdag din na features para doon sa makina na binibili ninyo. Na minsan kasi pag pinag-usapan yung cameo, sasabihin nila ano, mas maganda pa rin yung ano, cameo ganito. Mas maganda yung cameo na ganito. Alam niyo po, pare-parehas lang po 'yan. Kasi ang tanong, ano ba yung target natin talaga? Yeah. Diba? Ang target lang naman natin is makapag-cut. Which is lahat naman ng cutter po nakakapag-cut. Ngayon, anong gagawin natin? Papairalin natin yung pagiging practical. Diba? Diba? Hindi naman usapan dito yung brand ng cutter mo. Hindi naman usapan dito yung sobrang ganda ng bilis or bilis ng cutting mo. Hindi naman yun eh. Ang importante dito pinag-uusapan, yung natatapos ng makina mo. Which is bagsak lahat ng cutter platter eh makapag-cut po ng mga materials na meron tayo. Yes. 'Di ba? So pa yung mga ano natin, yung mga ka-printers natin diyan na may 24 inches na bibili sila ng cameo. Bakit sila bumili ng cameo? Kasi sir, yung makina ko napakalaki po niyan, tapos medyo nahihirapan ako magsalang do pagka mga contour cut na medyo may katagalan na. So kaya nag-a-add sila ng mga makina, no? So, ganun lang lamang po yun, mga ka-printers. Itong cameo 4, regardless kung ano yung sukat yung meron kayo, ang importante, pasok sa budget ninyo at kampante kayo at satisfy kayo sa nabili nyong makina. Kasi meron mga client natin na
Meron pa lang kami yung hindi mo sa akin ni sinabi. Hmm. 'Di ba? Eh ang budget lang niya is 20,000 para sa 24 inches. No? So, ibig sabihin, binibase din po namin dito kay Uniprint kung ano po yung inyong target market at the same time, yung price ng inyong ng makina or yung budget ninyo. Mismo. Oo. So, marami kaming suggestion po dito na pwede nyo pong malaman sa amin kasi nagko-consult din naman tayo. Kasi minsan may mga pumunta, sir, gusto ko po yung aking negosyo po ay one-stop shop na. So, ano yung bibigay natin? One-stop shop din na makina, which is yung mga starter package and bestseller. Diba? So, ganun lamang po yung binabase lang rin namin po yung mga makina po na ibibigay namin sa inyo based sa budget ninyo. Kasi mahirap po na ipilit po namin sa inyo hindi nyo kaya. Kasi meron mga kliyente na ganyan na practical eh, na ayaw nila na mag-add pa ng extra hundreds, thousands, diba? So, talagang stick lang sila sa price na yun, which is good yun, no? Kasi, ang mga practical na tao, ang sasabihin nila, parehas lang naman nagagawa yan eh. Pero yung mga wise na tao, ito naman yung kaya nila magbigay or mag-add ng extra thousand, pero makikita mo na, 'di ba? Na-upgrade yung makina talaga na 24 inches, 'di ba? Yes. Na 15 inches, no? So, ganun lamang po 'yan mga ka-printers. Kay Ma'am Aubrey Barry naman, no? Sabi niya, "Pwede po ba 'yan sa mga mag-cut ng synthetic leather?" Yes, meron tong video mga ka-printers sa YouTube. Kay Silhouette mismo na nag-cut sila ng leatherette. Oh, synthetic leatherette po na ang gamit nilang blade is yung blade number 2. Ang gamit nila doon is scrap blade. Okay? So, yun yung ginamit nila, ma'am. Kayang-kaya po. Kay Sir Jasper naman, Sanchez, baka pwedeng pa-help sa settings po for cutting ng heat transfer vinyl. Force blade and speed. Ah, yung kanina. Sagutan natin yung kanina. So, sa heat transfer vinyl, Kuya Jasper, ano yung madalas mong... So, ayun nga, Sir Jasper, magbibigay lang ako na sa iyo ng tip po talaga. At sa lahat na rin po itong may cutter platter, let me just remind you po talaga na kapag meron po kayong kakilala ng Cameo 4, okay, Cameo 4, sa pinsan, sa kamag-anak, o kakilala, hindi po, kadalasan hindi po pare-pareho yung mga settings ninyo. Okay? Mm-hmm. So, para sa akin, sa pag-demo po kasi ako, sinasuggest ko muna sa mababang force, mababang blade level muna po tayo mag-start. Mag-stick muna po tayo doon. And then, magtitimpla ka na lang po ng force. Mag-a-adjust ka na po. Magdadagdag ka na ng force hanggang sa makuha mo po yung tamang lalim noon. O yung tamang, yung ideal na gusto mong cut sa kanya. Okay. Ang maximum force po natin is 33 po. Okay. Once na-reach po natin yung 33 na yon, doon ka pa lang magdadagdag ng blade level. Kasi wala natin yung ano eh. Hindi na uurong yun eh. Hindi na siya, kumbaga, kung hindi pa kayo satisfied, pag tinuklap ninyo, hindi nyo pa rin nakukuha, o kaya yung iba natuklap nila pero medyo may pagkahirap pa ng konti, may sumasabit-sabit pa, pero na-reach na po in 33 na force. So magdadagdag na po tayo ng blade level. Ngayon, once na-reach po natin, let's say nagdagdag na tayo ng blade level, magbabawas ka ng konti ng force ulit. Okay? Magbabawas ka ulit ng force hanggang sa magdagdag ka ulit pag hindi mo rin nakuha, dagdag. So once na-reach po in 33, magdagdag ko ulit ng blade level. So ito sample lang to Sir Jasper, ha. Hindi ko man sabi na ito talaga yung pwede sa iyo, pero mas maganda mag-stick ka muna halimbawa sa blade level 2. Hindi ko alam kung Cameo 4 or 3 ang gamit po ninyo, pero either sa dalawa, Plasma niyan o Pro o Cameo ano, basta lahat po ng Cameo po natin. Pwede ka mag-start sa blade level 2, umpisa ka muna diyan, and then kung vinil po yan, pwede ka mag-start ng gamit ko kasi 12 to 15. So, laruin mo muna. Sabi natin 12. Hindi mo pa rin makuha sa test cut, dagdag ka hanggang 15, hanggang 18, hanggang ganun. Magdagdag kasi hanggang sa ma-reach nyo po yung tama po. So, gaya na nabanggit natin, ma-reach mo man yung 33. Pero alam ko, pasok po yan dyan eh. Kung bago po yung machine ninyo, sir, ha? Kung bago po yan. Nasa, ano, blade level 2, force 18, pwede ako dyan. And then yung speed ko, around 3, 4, 5 lang ako. Okay? So, good luck. Sana makatulong po rin. Okay, kay Doris naman. Sabi niya, "Hello po, yung binili ko last year, February 2020 is isang beses ko lang nagamit. Kasi nasira yung papel kapag nag-test ako. Pwede ko po bang ipa-test cut sa Uniprint Dasma sa kanila ko po kasi yun na binip?" Pwede naman po. Baka siguro may ang pwede, kagandahan po dito kay Uniprint, no, ma'am, no? Kahit gaano po katagal sa inyo na po yung machine,
sabihin natin isang beses nyo lang siya nagamit, eh last year pa yung, kadalasan kasi nakakalimutan na po yung tamang paggamit po sa kanya. Pumunta lang po tayo sa branch po natin o malapit na branch po sa ating tirahan o malapit sa location po ninyo. And then pwede po tayo magpa-redemo. So only demo po tayo dito hanggang sa makuha po ninyo. Or napakadali, ganito lang Kuya Jazz, no? Kung sakali nakalimutan nila yung paggamit ng mga makina, sa mga ka-printers natin dyan na bumili po kay Uniprint, may privilege sila na makahingi sa ating customer service or sa ating technical ng video tutorial. Pwede rin, pwede. So, ibigay nyo lang yung pangalan kasi matitrace naman niya kung dun yung binili kay Uniprint, no? So, unfair naman kasi sa mga ka-printers natin na hindi bumili kay Uniprint tapos manghingi kay Uniprint ng tutorial. Unfair naman po dun sa mga kliyente natin, yes, dyan na bumili kay Uniprint, no? So, may titrace at may titrace naman po yan mga ka-printers bago ibigay yung ating tutorial, yes, para po sa ano. Kasama po yun, no? Bibigyan po tayo ng tutorial, especially pag bumili po tayo, isasend lang po yun sa email po ninyo. Okay, so, mga ka-printers, no? Yung mga nakalimutan yung kanilang yung paggamit, pwede kayong mag-request po kay Uniprint yan dahil natitrace naman po namin yung account nyo dito. So, pag binigay nyo lang yung pangalan ninyo, eh matitrace natin yan kung kailan nyo po nabili yan at bibigyan namin kayo ng tutorial po para gamitin yan. Okay, so sabi ni Jamil Mabag, may physical store po kayo? Yes, meron po kami physical store. Meron tayong Kamanatuan, Nueva Ecija, Dasma, Cavite, no? Meron din tayong Pampanga, Bulacan, tayong Bulacan, Giginto, meron Bulacan, tayong Laguna, Santa Rosa, meron tayong Naga, Camarillo Naga Sur. And last, dito sa ating main branch, which is sa Kamuning po. Kamuning, Quezon City po. Yan. So marami kayong pwedeng puntahan po, sir, pagdating po sa pagbili po ng mga makina dito kay Uniprint. Kay Ma'am Christine Jane Abuel naman, what paper to use for heat vinyl? Okay? So pag sinabi natin heat transfer vinyl, oh, ito na naman yung ano natin tanong, naalala ko na naman kagabi yung HTB. Hindi ko maintindihan kung ano, okay, yung HTB. Oo, nasanay kasi ako ng heat transfer vinyl, no? So heat transfer vinyl, eh meron tayong dalawang klase, no? Maraming klase talaga ng heat transfer vinyl, Kuya Jazz. May mga PU vinyl at marami pang iba na vinyl, no? Pero isa lang naman po 'yan malalaman natin kung ano yung vinyl ang gagamitin natin, no? So, pag sinabing heat transfer vinyl, automatic heat press ang gagamitin mo. Pag sinabing printable vinyl, pwedeng heat press or pwedeng may dikit na 'yan, no? So, pag sinabing heat transfer vinyl, automatic po 'yan ay pang heat press. So, kung printable heat transfer vinyl, pang heat press siya. Pag sinabing printable vinyl, car sticker or printable vinyl sticker, eh dumadaan lang po 'yan sa printer. Okay? So pag sinabi naman natin na ano na vinyl lang or vinyl sticker po, para po 'yan sa mga labels lang or car sticker 'yan, no? So 'yan po yung ginagamit natin ng mga vinyl. So maraming klase po ng vinyl. Ito nga pala, sa mga gusto pa mag-start ng negosyong printing, iniimbitahan po namin kayo na umattend bukas, Kuya Jazz. Yes. At ako po ang magwo-webinar niyan. Okay? So ang ating webinar po is ano po to? Ang topic natin is why get into printing business. Bakit dapat natin pasukan ng negosyong printing, no? So topic natin yung bukas. Sa mga wala pang idea po dito sa ating live stream ngayon sa negosyong printing, iniimbitahan ko kayo bukas mag-register na po kayo through online. I-type nyo lang yung www.uniprint.ph at i-click lang po yung webinar at meron po doon sa webinar sa baba ng link at mag-register lang po kayo. And bukas, kapag naka-register na kayo ngayon, magno-notify po yan sa inyo at magno-notify yan sa email ninyo at makakapasok na kayo dun sa room natin, mga ka-printers. So, iniibitahan ko kayo sa mga ka-printers natin dyan na nangangarap na magkaroon ng negosyo, no? Bakit ito na yung perfect time at makatulong po kami dito kay Uniprint, no? So, attend lang kayo ng aming webinar. Ayan. So putulin muna natin, Kuya Jazz, yung ating mga ano, no, yung mga question natin, no. So kung kayo ay naubusan ng inyong consumables at gusto nang bumili ng makina dito kay Uniprint, we accept order for delivery shipping. At ang ating shipping forwarder, Kuya Jazz, walang iba kundi ang Lalamove, Grab, LBC, JNT, Victory Liner, AP Cargo at marami pa.
Oo, at marami pang iba, no? Yes. At syempre, ang ating pagpapadala, mga ka-printers, ay Mondays to Sunday po yan. From 9 a.m. to 5 p.m. po. So, ano pang hinihintay nyo? Order na through online. Tumawag lang po sa 0917-808-8000 or pwede kayo mag-email sa amin sa www.uniprint.ph or pwede kayo mag-message sa amin sa aming Facebook page at sa iba pa naming mga social media accounts, no? At uniprint.ph. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Contact na dito, mga ka-printers. No? Dahil sa pag-order po kayo Uniprint, napakadali po ng pagbabayad, no? So, ang ating modes of payment, pwede kayo magbayad sa Cebuana Pera Padala, ACPay, Palawan Express, M. Luwilier at Bayad Center. At pwede nyo nang gamitin din ang inyong mga mobile banking using Metrobank, yes, BDO, BPI, at syempre yung GCash. At ito pa yung maganda, Kuya Jazz. Pwede nyo na pong gamitin ang inyong Visa Card and MasterCard. Dahil dito kay Uniprint, napaka-easy po ng pagbabayad. Now you can. Si Kuya Ken, ano? Oo. So, ito na, sabi ni GCI Israel. Good evening, mga kuya. Ano po yung mga maintenance ng Cameo 3? Maintenance ng Cameo 3? Siguro nakabili ito ng, ano, Cameo 3. Maintenance ng Cameo 3, actually, ano lang naman yan, eh. Yung blade lang talaga. Blade lang talaga. Sa lahat ng cutter po, blade lang talaga. Ang maintenance lang talaga yan. Kasi, given na yung paglilinis, eh. Natural yan, lilinisin mo yung cutter platter mo. So, wala na akong ibang maano doon, yun lang. Dapat may regular check-in po kayo lagi ng makina ninyo. Okay, yeah. Na ito, Sir Jasper? Okay. Oo. Yes, nasagutan natin ito kay Sir Jasper. Kasi na, nakadami na akong trial dito talaga makuha yung, yes, proper cutting niya. Laging so, mali. Oo, kailangan talaga test cutting, test po. Test cut po talaga, yung binanggit po rin natin. Mm-hmm. Well, pa-shoutout po from Bakong Negros Oriental kay Sir Arps Apat Nike. Yeah, ayan, shoutout sa Negros o sa mga taga Negros. Kay Ma'am Faye Injongko Bayani. Sabi niya shoutout kay Ma'am Ann Karina Pangilinan. Pamintuan siya maibe ka important. Haha. Okay, so naintindihan mo kayo dyan? Yung important. Kay Alfi Junyo, good evening din po sa inyo, sir. God bless din. Kay Sir Jasper. Okay, nasagot na natin yun. Ulit lang kanyang ano. Sir, pareho po sa akin sa Uniprint ko po nabili yung Cameo 3. Saan ko po siya ipapacheck na server center or okay, service center service na nasa center. Mindanao po ako. Okay, so mas... Medyo may kalayuan. Medyo may kalayuan eh. So dito talaga service niyan. Tawag nyo lang po muna dito sa aming technical, sir. At team viewer muna natin yan. Try muna natin yung, yes, team viewer. Baka pwede kayong ma-assist po via team viewer po. Yan. Para lang hindi na po kayo masyado maabala. Okay, so bakit pag nag-test cut ako, same setting lang sila pero magkaiba cut ang lumalabas? Okay? Okay. Test cut, settings sila. Siguro sa akin lang ha, sa akin palagay lang po, baka may problema na siguro yung pinaka-blade mismo natin. Kung same settings, same pa rin yung depth o yung lalim po niya, possible po yan sa siguro sa nakikita ko is yung pinaka-blade na mismo yung may problem. Kung ano bang mas suggest mo, Kuya Junel, regarding doon? Same test cut pa rin siya. Same settings pa rin. Pero kakaibang cut yung lumalabas. Same settings. Iba-iba yung lalim siguro yung lumalabas sa kanya. Ako, Kuya Jazz, first time ko lang maka-encounter yan. Yung ngayon, kapag nag-test ka, iba-iba yung lumalabas na dapat, test cut mo. Pareho-pareho dapat yun eh. Hindi po ano yun eh. Kung same settings, nagkakaiba lang po tayo ng result ng test natin, ng test cut, kapag nag-iba rin po tayo ng setup o yung settings po natin. So, malamang siguro, yung nga po yung napansin ko, baka po may problem na yung pinaka-blade po natin. Kung malapit lang po tayo sa mga branches, pwede po natin isangguni po sa kanila. So, para ma-assist din po kayo. Uh-huh. Sir Jasper Sanchez, ano, pinaka-the best na solution dyan, sir. Kasi, kung nagawa nyo na po yung mga sinuggest namin sa inyo, at same pa rin yung ano, problem. Oo. Kung nabili nyo po yan kay Uniprint sa mga branches po, pwede nyo na po yan dalin sa mga branches na nabilan nyo. Ngayon, so kung sa Kamuning po, willing naman po si Kamuning na turuan kayo uli, dalin nyo lang po yan dito at ipapakita po namin yung proper settings po sa inyo. Okay? So, sa ngayon sir, kung tayo ay tatanong in 1 hour lang po yung ating live stream, di natin yan mapupukosan ngayon sa dami po ng ating inquiries ngayong gabi. So, I suggest, sir, tawag kayo ng umaga sa amin, siguro 9 a.m. or 10 p.m. mas maganda. 10 a.m. 10 a.m.
tawag nyo po sa aming technical at magpa-team viewer kayo. Yun lang yung masasuggest ko po kung di nyo talaga makuha po yung test cutting. Okay? So, Liza De Vera Espino. Yan, shoutout sa inyo kay Sir Miguel Den Espino. Magandang gabi. Kay Yanni Chavez naman, sabi niya, good evening po. Maraming salamat po sa pagsagot kagabi tungkol sa mug printing. Solve na po ang problem. Thank you sa inyong live Q&A. God bless. Wow. Salamat, salamat din po, Ma'am Yanni Chavez. Eh, nakatulong po si Uniprint. Okay? So, kay Marvin Soriano, mga sir, may available parts ang Cameo na pwedeng mabili dito sa Pinas. Tulad nung Meta Roller, yung nasa ilalim nung roller with adjustment. Meta Roller, ito ata yun eh. Ito po eh. Ang alam ko niyan, sir, may parts naman po yan, pero hindi mo mabibili yan. Kasi kailangan mo magpa-service talaga kay Cameo. Pag internal na po yung pinag-usapan, ha? Hindi yung consumables. Okay? Kasi ang nabibili lang po sa Pilipinas po yung mga consumables like yung blade, yung weeding tool, yung cutting mat, mga accessories, diba? Yung mga accessories lang. Pero pag pinag-usapan yung parts po, hindi po yan nabibili dito sa Pilipinas. Dadalhin nyo po yan kay service center. Okay? Silhouette talaga. Silhouette America talaga na service center. And dito kay Uniprint, dito rin yan dinadala ng aming client, tapos kami lang nagpo-forward. Okay? Maraming salamat din po, Sir Jasper Sanchez po. Maraming salamat din po. Kaya, Faye Idjong Kobayani, no? Sabi niya, heat transfer binil po gamit ko po settings for Cameo for Glossy. Yan, no? So, nagbigay na si ma'am, so, no? You see, meron siyang, oo, sinuggest, no? Yung blade level 3 daw, enforce 30, and then speed is 5. So, pwede niyo siya ma-apply po kung talagang yung po yung tama po sa materials po natin. So, pero Sir Jasper, ha, doon nagbigay po sa atin si ma'am, nag-share po sa atin ng mga settings, mas maganda o mainam pa rin po talaga na i-test cut nyo rin po yung mga ano natin, yung settings po natin sa materials. Okay. So, kay Ma'am Faye, maraming salamat. Ito yung maganda dito sa ating live stream. Hindi lang tayo ang nagbibigay ng ano, o kundi nag-share din yung ating mga printers, no? Maraming salamat po sa mga ka-printers natin diyan na nag-share. Kasi nga naman sharing is a blessing, no? So, kay Ma'am Pay, shoutout sa inyo, saludo po kami sa inyo kay Shell Ladera. How much po 'yan? No, yung ating cutter platter po, tatlo po yung klase. So, meron tayong Cameo 4 12 inches, 15,500. Meron din tayong Cameo Plus na 23,000 pesos. And we have Cameo 4 Pro na ang price ko ay just is 32,000 pesos. So, yan po yung ating price. Sabi ni Jorby Remo, kaya po ba mag-cut ni Cameo na pang-deca sa example ng mga motor? Yes! Yes! Pakita, wala yung sample mo kayo just ano? Wala eh. Oo, wala eh. Tinangay. Tinangay. Ilagay na po sa motor. Pero pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. Oo. Kuya Ken, punta tayo sa ibang branch. Tingnan natin. Meron akong nakita kanina na basa. Ayan, sa taas. Sabi ni Sir Janugs, ano? Sabi niya, ano? Noted, sir, nakasulat lahat sa akin, blade and force. For every materials, para di ako nagkakamali. Although medyo memorize ko na sa tingin ko. Pa din. Ayokong ma-reject eh. Ayaw niya daw ma-reject, no? So, suggest ko din yung mga, sa mga viewers tonight. Ah, okay. So, alam na daw ni Sir Janugs, no? Napunta kasi siya sa Naga Camarina Sure, no? na page. Oh, suggestion niya, mga ka-printers, kung kayo ay bibili po ng Cameo, every materials daw ay set nyo po yung settings. Ilista nyo daw yung settings. Pwede. Mas maganda. Mas maganda, mas no? Mas mainam yun. Pero sa akin kasi, para sa akin, sa opinion ko, Sir Janugs, ha? Napupudpud kasi yung blade. Yun. So, ibig sabihin, ang consistent cutting, hindi mo makukuha. Kasi nga, napupudpud yung blade. Diba? So, sa madaling salita, maganda pa rin yung nagtitake down notes ka ng mga settings. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ay pwedeng yun at yun pa rin yung gagamitin mo sa mga susunod mong project. Or, in short po, may konting pagbabago. Yes. Habang ginagamit po natin si blade, sa araw-araw, sa dami ng productions po natin, kung ito yung settings po natin nung unang bili, may tendency po talaga o malaking posibilidad po talaga na mababago po yon hanggang sa kalaunan na ginagamit po natin si machine or lalo na yung blade po rin natin. Nag-iba po yung status po niya pag ginagamit siya. So parang kutsilyo na nagbabago yung talim po niya. Okay? So ito meron pa siyang suggestion. No? Sabi niya,
check nyo muna daw yung blade if sharp pa ba, tama, no? Kung matalim pa ba, no? Minsan kasi kahit na mataas yung blade at force mo, di man makapag-cut. It means you need to replace the blade, no? So, tama po yun. Kung sa tingin nyo po, nasagad nyo na po yung blade ninyo or talagang hindi na talaga nakakat yung inyong blade, baka ito na yung time para magpalit ka na ng blade mo. And sabi niya, I suggest premium blade talaga. Kasi ako, premium blade gamit ko. Blade 2, Force 14, and Speed 5. Yung blade premium, Kuya Jazz, accessories pa rin niya ni Cameo. So, bibili nyo po yan separate. Ang alam ko, wala pa tayo niyan dito kay Uniprint, pero pwede nyo na order niya online, pwede. Meron ba tayo dyan ngayon? Hindi ko na napapansin yung stock natin eh. So, premium blade daw, sabi ni Kuya Ken, meron daw dito sa amin, no? So, ako hindi ko talaga honestly na-check ha, sorry. Pero, punta lang kayo dito kung meron tayong, or pwede kayo inquire, tumawag. Oo, para sa premium blade. Actually, yun din yung suggestion ko noon eh, sa aking mga kliyente na, and yung premium blade, hindi lang yung nakakapag-cut po ng sinasabi ni Sir Janugs, no? Pwede rin makapag-cut din po yan ng makapal talaga. Yan din yung ginagamit niya for crop. Oo. Oo. So, maraming salamat Sir Janugs sa idea, no? So, shoutout kay Lek from Uniprint Cavite, no? Lek Torida at kay Netnet Eusebio. Eusebio. Ayan. Magkano po original cutting mat na 12x12? Magkano kayo dyan? Alam ko na, sa 1,500 eh. Ganyan, mahal po talaga accessories ni Cameo. Kasi US brand talaga. Hindi natin magkakakaila. Oo. Ano na? Pwede naman kayong gumamit ng alternative na cutting mat kasi hindi naman siya katulad nung Brothers Canon Cut na meron siyang dinedetect. Kay cutting mat naman ni Cameo, pwede kayong gumamit ng alternative mat. Cutting mat like yung old packs. Yan, pwede naman. 120 pesos lang daw yan sa Lazada. Yun yung gamit din ni Kuya Ken. Baka naman. Pero ako, kung gusto mo talagang Cameo, meron din naman yung available. May kamahalan lang konti. I think 1,500 to 1,000. Ganun. Yes. Sabi ni Danny Miranda from Uniprint Nueva Ecija, sabi niya, ano po recommended din yung vinyl na brand? Quap, Oracle, Premical, or Tech Wrap po. Please, enlighten me po. Sa Uniprint Nueva Ecija po ako nag-purchase. Actually, ma'am, ang binibenta lang namin, Quap. Kaya Quap lang po yung masasuggest ko sa inyo. Quap lang po. At mas mababa yung price ni Quap eh. Kumpara mo sa ibang mga brand, mas mura talaga si Quap. Okay, so balik tayo din sa ating ano? So nagkaintindihan na siguro si Ma'am Faye at si Sir Jasper, ano? Maraming salamat sa pag-reply, Ma'am, sa mga question ko. Pwede ko po ba kayo ma-PM for more question, Ma'am? Pasensya na po. Usapan na nila 'yan. Oo, galing. Maraming salamat, Ma'am Faye, no? Nice to bumalo si Ma'am Faye. Kay Sir Jun Rondo, loss naman, planning to buy po ng label package MC630. Then upgrade ko sana ng L1800, yung L805. Mas okay po ba yung stick na lang sa L805? Actually, sir, pag in-upgrade nyo ng 1800, sobrang ganda dahil 24 inches yung inyong cutter platter. So, you can print A3 size dun sa ating L1800. At pwede nyo po yan isa lang doon sa MC630. Mas malaki yung yuma. Oo. So, tandaan ninyo, sir. Mas maganda po talaga yung malaki po. Yung 1800 kaysa sa maliit na printer. Oo. So, well, L1800 kasi, yung 6 colors po natin, which is kaya niya po mag-print ng mga A3 sizes. Uh-oh. So, kumbaga, pinataas lang po natin, in-upgrade natin sa L805, which is much better. Uh-oh. Okay? Kasi, alam mo, sir, yung A3 size natin, pwede tayo mag-offer na rin ng extra service ng mga photo printing po using yung 260 GSM na A3 size po na photo paper or yung ating tinatawag na ano yung wrap satin, meron yan A3 size. So, pwede nyo i-offer yan tapos kayo na magpe-frame. Ang mahal din ang benta niyan, Kuya Jess, ha? Yes, tama po. Ang mahal din yan, mga ka-printer. So, papasok yan sa 1800. Kasi yung printer na bibili mo na 1800 is naka-design na po yan for the future project na A3 size. Yan yung maganda doon. Opo. Oo. Maraming salamat din po, Sir Jasper. No? Maraming salamat din po kay Ma'am Faye.
At kay Sir Erwin Suwan Pardillo, saan po pwedeng magpa-service ng Cameo 3 dito sa Davao? Ayaw na kasi maggana ng screen. Oo, screen yung problema Cameo 3. Niya. O, Cameo 3. Sir, suggestion ko, sir, dalin nyo po yan kung dito nyo kay Uniprint. Kasi ipo-forward namin yan sa service center. Now, kung meron ka ng contact, contact ng service center po, pwede nyo na po silang contactin at ipapadala nyo po talaga yan. Oo, kasi i-re-replace niya dun yung touch panel. Isang buo yun. Isang buo yun, Kuya Jazz, pag binaklas. Yes, isang buo po yun. Hindi po nire-repair yun. So, yung concern po ni Sir Erwin regarding hindi, po sa... ang tawag doon, hinihinang lang. Isang buo yun. So, yung concern po ni Sir Erwin, no, yung regarding sa touch panel niya, regarding sa, yung Cameo 3 po, no, no? Sa mga bago po natin, which is Cameo 4 Plus, pati Pro, so, hindi wala na po siyang ganun. So, dito soft touch na lang po siya. Okay? Mas pinaganda pa po yan. Pero gaya po kay Sir Erwin, pwede kayo tumawag din po dito for increase din po. Okay, yan. Sir? Kay Ma'am Christine Sumage naman, panghulaan, sabi niya kailan po maging available ang Cameo 4. Ang Cameo 4 natin, Ma'am, actually, meron naman parating-rating. No? Pero limited na lang, limited pa lang ngayon talaga ang dumadating. I mean, pagdating dito, mga ilang days lang, ubus na agad. Ubus na. Oo, ganun lang siya kabilis. Oo. Sobrang in-demand kasi na Cameo 4 natin, Ma'am, eh. Oh, even kahit yung 15 namin, na ganito, mabilis maubos. Ito, binibili na rin talaga to. Sobrang in-demand ng cutter platter po na Cameo. And yung iba pa, yung katulad nung Kuya Josh, yung ating Pro, dumating yung Pro natin dito, pinakabago namin yun. I think ang dumating, 10 ata, ubos agad yung Pro. Ganun po kabilis ang stock ngayon dahil yung iba talaga, grabe po yung aggressiveness nila pagdating sa pagnenegosyo. So, pag nakita nila may mga bago pong makina, binibili agad nila. Yung iba naman po, na nakikita nila yung opportunity na kaya pong gawin ng cutter platter nila, eh, bibili nila agad yon. Ganun po kabilis po dito kay Uniprint, yung maubos yung ano. Hindi lang naman sa amin na mabilis maubos kahit sa ibang mga ano po, nabibilan ninyo. Talagang sobrang ang bilis po maubos ng stock ngayon. Ayan. So, hello din po kay Neige LS. Hello, sir. Nakabili po kami sa inyo. Shoutout naman po. Bait nyo po. Hehe. Kulit eh, no? Yeah, sabi niya, may printable vinyl port t-shirt po ba na pwede sa pigment inkjet printer? Hindi po. Wala po. Pag printable na t-shirt vinyl or yung pang t-shirt po, eco-solvent lang yan. Okay. DTP na lang, sir. Oo. So, alternative natin. Alternative yan, DTP na lang. Kung pigment tayo, meron. So, yung po talaga ang gagamitin natin is yung DTP or yung tinatawag natin dark transfer paper. Paper. Alright. Okay. Kuya, Sir Bon, okay naman. Medyo may natutunan ako about technical kay Cameo. Galing ng explanation ni Boss Jazz. Pa-shoutout kay Boss Ken. Asko Boss Junel. X-Wing. Ano yung X-Wing? Ha? X-Wings. Ah? Oo nga. X-Wings. TIE Fighter or Millennium Falcon. Choose lang po. Kayo ni Boss Ken. Oo, mag-choose ka rin daw, Kuya Ken. Ano sa'yo? Oo. Sa akin, X-Wing. Gusto ko X-Wing. Mm-mm. Kaya, Pair D Rammer, madali lang po ba magpalit ng blade? How? Dali lang. Ito lang po. Baklasin nyo lang po ito. Bili kayong bago. Oo. Iyo, kahit naka-on yung machine eh. Kasi, ito lang naman yung Kuya Ken eh. Hahatakin mo lang siya. Pull nyo lang po and then yun, kunin nyo lang po kunin yung tinaka-blade blade natin. Ayan, tapos bili kayo ng bago nito, tapos isalpak nyo lang po dito, tapos pagsalpak nyo po, itulak nyo lang yung lock nya. Sa Cameo 4, ay yung mga bago natin, meron po siyang extra storage po dito. Halimbawa kung gusto nyo itago para walang makagamit na iba, so pwede nyo po siya, isa lang po dito, tago nyo po ninyo. Ayan, tago nyo lang po siya. Pwede siya dyan. Okay, ayan, isa rin natin, then close nyo lang po ito. Oh. Yan na po. So, dahil siya, pull lang po ito. Then kuha lang. Ganun siya lang kadali. Yun lang, ganun lang kadali. Sabi ni Sir Janox, no, yap, saka na lang mag-adjust once may napansin ka na or need na ng adjustment through times. Tama po yun. Totoo yun. Basta, tandaan nyo, pag nag-test cut kayo, pag sobra po, bawasan, pag sobra, bawasan nyo yung force ninyo. Pagkakulang naman, dagdagan nyo yung force ninyo. Ibig sabihin, pag hindi nyo matuklap, dagdagan nyo po yung force ninyo. Sir Marvin Bedanes from Laguna, Uniprint, sabi niya, ano po ang advantage ni Cameo 4 sa Cameo 3? Salamat po and God bless. Okay, so maraming advantages eh. Marami. Na nadagdag kay Cameo 4 eh. Unang-una yung speed nga ng cutting.
Then yung ano niya, yung precise ng cut niya. No, so talagang napakaganda ng precise cut nito. At yung touch, I mean, hindi naman siya niya talaga totally 100% na accurate talaga yung cutting. Precise lang. Ibig sabihin, mag-fine yung details ng inyong cutting talaga. Yung touch panel din niya. Touch panel, yan. Yun, isang malaking ano yun, yung pinagkaiba. Oh, medyo nila tahimik na to. Medyo tahimik na to. So, hindi muna dito, hindi muna siya kailangan ilubog pa o sobrang diin, no? So, dito soft touch lang talaga. So, magre-react na po yung machine po natin. Mm-hmm. Yun yung kagandaan sa kanya. So, maraming yung kaibahan eh. Physical din niya. Oo. Yung pag, ito, yung cover din niya, kung paano siya bubuksan, yung appearance din yung po cutter niya sa likod. Pag nag-cut ka ng vinyl at car sticker, kung gusto mo pantay, di ba? So, napakadali na lang gamitin. Ibababa mo lang yung mismong lock, tapos i-slide mo na lang kasi naka-install na yon. Oo, so ganoon siya. Medyas. Tapos, napakadami. Yung mismong blade natin, yung dito, yung blade number 2, ang dami nyo na pwedeng isalang dyan, mayroon siyang adapter. Yes. Dati kasi, ang kaya lang ni Cameo 3, eh, kailangan bumili ka nung tinatawag na CB09. Oo, para doon sa mga blade na isa pang blade, no. So, maraming ano to. Isa pa, dagdag ko pa doon. So, yung sa roller din po natin, no, yung roller natin na roller 2 natin, no. Doon sa Cameo 3, tinitwist po natin siya. Meron kasi doon lock and unlock. So, kailangan pa natin dalawang kamay para i-twist. Dito po kahit isang kamay lang po pwede natin siyang magalaw or ma-adjust po. Yan lang po 'yon. 'Yon sa Cameo Pro natin. Mm-hmm. Cameo Plus, yan. Marami talaga. Yun. Kaya Eli Barrera Jr., sabi niya, Silhouette Studio lang po ba ang pwedeng gamitin na software ng Cameo? Yes. Yes po. Huwag kayong mag-alala, libre naman po yun. At maganda yun kasi pwede Mac at pwede rin na Windows. Maraming salamat din po, Ma'am Danica pala. Sorry, Ma'am Danica Miranda. Oo, from Nueva Ecija. Emerson, it is, sa experience ko po, may pagkakataon din po na may sumasamang maliit na sticker, usually mga dot, na nagiging sanhi ng hindi pag-cut ng maayos ng cutter platter. Kaya i-check din lagi ang blade, yes. Mm-mm. Hindi lang yon, i-check lang rin din yung ano, yung layout ninyo. Oo. Okay, so kay Ma'am Christine, maraming salamat po. Kailan po magiging available sa website ang Cameo 4? Wala pa kami idea. Pero dito kasi pag dumating, ubus agad yon. Sobrang bilis. Hello, Kuya Ja, sabi ni Joey Chan. Hello. Ay, si Sir Joey po. Shoutout Sir Joey, ha? Shoutout Sir Joey. Ako yung nag-demo kay Sir, eh. Ah, ganun? Yes. Kapatid niya si Jackie. Siguro kapatid niya si Jackie. Ah, pogi yan si Sir. Mas pogi yan si Sir. Ha? Mas pogi. Tsaka si Lucky. Mas pogi yan si Sir. Okay. Uh-oh. Sir, shoutout po. Shoutout sa'yo, sir. Magandang gabi, no? Tsaka pabanggit na rin, pa-shoutout na rin ako doon sa kapatid niyo po. De, joke lang. Joke lang, sir. Ha? Vincent Pelogo, La Chica. Sir, available po ba yung package niyo na bestseller? Yung 30,500. Yes, available yan. Hmm. Actually, hindi dito kay Uniprint, hindi ka makakabili ng ngayon. Pag may dumating na kami, hindi ka makakabili po ng Cameo lang. Kasi ang priyo, ang ano namin talaga is yung package. Package. Yung mga nakabili ng package. So yung ibang mga nakabili ng package, minsan willing sila talaga magantay ng Cameo. So yun yung inuuna talaga. Pero kung pupunta ka dito at bibili ka lang ng Cameo, tawag nyo po muna kung meron pong stock. Kasi baka mamaya maubusan din kayo. Sabi niya, Sir Bon, okay noted po kay Boss Ken. Ano po daw sa'yo, Kuya Ken? Kahit ano daw, sir. Basta po yung ano... Oh, basta dumating na po, sabi ni Kuya Ken. Sabi ni RX Core, no, pwede po ba gamitin ang CB09 na blade? Dito, sa Cameo 4, hindi po, meron na siyang mga blade na ano eh, na kasama. At yung kanyang adapter, hindi niyo papapasok din yung CB09 na ano, hindi na holder. Hindi siya fit, no? Hindi siya fit. Sa Cameo 3, pwede, sa Cameo 3. Maraming salamat po, Sir Eli Barrera from Uniprint Laguna. Ayan. So, ayan o, meron pa. Kay Sir Ryan Joss Boy Quiñones. Sabi niya, papaano sir troubleshooting sa Bluetooth ng Cameo Studio 4? Kasi sira po yung USB connector ko. Hindi, ganito lang. Meron siyang Bluetooth dito na ano, connection, no? Yung Bluetooth na talagang logo. Click nyo lang yon. Pag nag-blue po yun, ibig sabihin po yun, naka-open na yon.
So, i-detect nyo lang po yan doon sa inyong PC. Kailangan yung PC nyo rin po may Bluetooth. Kasi yung ibang mga PC walang Bluetooth, hindi nyo talaga makukonnect yan. Pero ang difference lang kasi ng Bluetooth, may range lang rin yan, no? Yun yung maganda sa kanya na wireless na makakapag-cut ka sa kanya. Pero I suggest, sir, kung connector talaga yung sira, paayos nyo na lang. Okay, hindi. Kasi ako honestly, Kuya Jess, kahit nasabihin natin may Bluetooth function siya, ako talaga hindi ako talaga sang-ayon sa wireless connection. Kasi may pagkakataon na mayroon interruption. Even kahit doon naman din sa ano eh, sa USB port may interaction. Interruption. Paano mai-interrupt yun? Pag nabunot mo yung USB, nalobat ka, di ba? So, pero, ito kasi, yung Bluetooth naman, pag once na nagloko yung Bluetooth mo, may mga ganun, ano eh, instances eh, na hindi mo inaasahan na magloko yung Bluetooth mo, nagka-cut ka na, eh, wala na, di ba? And, syempre, kung for example, dala-dala mo yung laptop, no? Nakalimutan mo na may range lang yung Bluetooth na nadala mo sa kusina. So, wala na. Putol na yung connection, hinto na yung cutting. Ganun siya. So, kung kay Sir Ryan po, kung tinutukoy niya Sir Ryan, ha, Sir Ryan Josh Boy Quirones, kung yung kable lang po yung problema nun, sir, no? Kung meron kayong extra yung sa printer po ninyo, compatible po yon. Kung yung tinutukoy niyo, yung kable lang po. Pero kung sa port, so kailangan natin talaga siya i-technical. Kung dito po talaga siya tinutukoy niyo, ha? Yung port po mismo, kung may problema po yon, so kailangan po natin siya ipaayos. Pero kung kable lang po, kung meron kayong printer, especially Epson, compatible po yung pwede siya gamitin. Pero kung gusto niyo talaga ma-experience po yung Bluetooth, pindutin nyo lang yung Bluetooth, magbo-blue po yun. Tapos, i-search mo lang siya. May mga, may mababasa ka doon na Silhouette Cameo or Cameo 4 na Bluetooth. Okay? Okay, Sir Vincent Pilogo La Chica. Sir, papunta ako dyan bukas. Planning to buy yung package na bestseller nyo, Cameo with Cameo 4, Heat Press, and L120 printer. Makakuling mag-demo. Oo. Meron ba tayo available? Ah, hindi ako sure kung may stocks yan. Pero may posibilidad, Sir Vincent, baka ako rin, tayo rin po maghaharap sa finals po. Sir Vince, try nyo po muna tumawag bukas. Tawag muna, mas maganda. Tawag muna, baka kasi, alam mo na. Oo, tawag nyo po muna. Just to be sure po. Oo. Tapos, tapos sir, ano, kung bukas ang umaga, mga 10 a.m. na nakatawag ka at wala pa, attend ko muna ng webinar, ano. Ulitin ko mga ka-printers, no? Sa mga gusto pong mag-start na negosyong printing at wala pang ka-idea kung paano simulan nito at wala pang idea sa mga materials, makina, inks na gagamitin po para sa inyong negosyo, iniimbitahan ko po kayo sa ating webinar bukas. Alas 10 po yan ng umaga hanggang alas 4 po yan, alas 5 minsan natatapos yung ating webinar. At napakaganda nito kaya Jess, dahil sa Why Get Into Printing Business po, ituturo po natin dyan yung mga makina po na gagamitin nyo sa pag-uumpisa. Ituturo po natin iba't ibang klaseng ink. Ituturo po natin kung paano po mag-costing at ituturo po natin diyan kung paano po mag-market ng inyong negosyo. So, saan ka pa? Dito na kay Uniprint. Mag-enroll na kasi ito po ay libre po iyan natin sa inyo ni Uniprint. A printing business for everyone. Ayan. So, mga ka-printers, bago tayo matapos, nice ko muna pasalamatan yung ating mga ka-printers diyan na talagang walang sawang tumatangkilik sa panonood dito sa ating live stream. At syempre sa pag-attend ng webinar, lalo na yung ating mga suki dyan, no? Na talagang patuloy pa rin na nag-aaral, no? Laging so, nakatutok. Laging nakatutok. And shoutout kay Sir Edward Cruz. Pa-shoutout po from Baliwag, Bulacan. Ayan. So, shoutout po sa inyo. At last question po, no? Kay Sir Vincent, sabi niya, noted po, salamat. Kay RX Core, salamat po, boss. Sabi naman ni Ryan, support po yung problema, sir. Galing na din po ako sa Uniprint Camsur. Kaso need daw po dalhin sa main branch para ipaayos mismo. Magkano po aabutin sa pagpapaayos? Alam ko, pagka under ang warranty, wala naman silang babayaran. May parts. Kung may parts na papalitan, yun lang po. Pero yung service, wala. Kung under ng warranty po yan. Pero mas maganda na rin po, sir, no? Itawag po natin para malaman po natin yung magiging ano. Or pwede nyo rin naman po iwan kay Camarina Sur, tas dadalhin niya po yun dito. Okay. Pwede naman po yun. Okay? So, mga ka-printers, no, bago tayo matapos, no, ulitin ko ulit. Kung bago pa lang dito sa ating live stream, follow nyo na po kami sa aming Facebook page. Huwag na kayo mahiya. Itapigin nyo na po yung ating follow button. At syempre, sa mga YouTube channel natin, supportan nyo po kami sa aming YouTube channel sa Uniprint PH, no? At i-click nyo lang yung subscribe button. And syempre, patapik na rin itong ating bilugan na bell. Ayan, para maging updated sa lahat ng aming
mga videos. Ayan. Once again, mga ka-printers, maraming maraming salamat. This is Kuya Mojinel. Kasama niyo si Kuya Judge. At mag-iiwan ako ng isang katagang, if your business is no sign, is the sign of no business. Bukas po, mga ka-printers, ha? Attend na po sa webinar natin. Mag-enroll lang po dun sa www.uniprint.ph at i-click lang yung webinar. Meron dun na link. At pwede na kayo mag-advance din ng registration sa iba pa natin mga topic. Okay? So, isa sa mga iiwan ko ngayong gabi din sa inyo, bakit kailangan nyo po magnegosyo? At sasagutin natin yan sa webinar. Okay? So, magandang gabi mga ka-printers. Have a good day. And keep safe, everyone. Bye-bye!